Oh, good morning mga kalapatids. Itong weather natin dito, weather condition. Ayan, no? May araw pero malamig. Siyempre, pawawalan natin yung mga warriors natin. Check muna natin sila. Ayan, no? Mga warriors natin, no? Time to exercise na naman, mga kalapatids. Isa si Lilibet. Wala naman si Lilibet. Lilibet log. Ito si Lilibet. Yan, no? O, siya, tara, mga kalapatids. Paulan natin ito mga to. Kaya ba? Tabas! Bus! Dalawa, tatlo. Ang tatay mong kalbo. Yan mga kalabatins. Natira na lang yung mga naglilimlim natin. Magdang droppings ito ha. Lumaga. Malagutok dito mga kalabatids ah. Ta deadly ah. Crunchy. Sarado natin yan. Grabe. Ito naman yung mga young birds natin mga kalabatids. Lalabas natin sila ngayon. Yan, i-viewing natin sila. Paggamitan natin sila ng ano ngayon, ng cage. Para matagal-tagal naman sila. Yan. Okay. Click tayo. So, ito nga pala mga kalapatids, yung ginagamit natin pang-viewing sa kanila. No? Ginagamit natin to kapag gusto natin silang iwanan. Yung hindi na sila kailangan bantayan. Kasi syempre, meron naman tayong mga ibang dapat mang gawin, di ba? So, ito, dito sila nag-view-viewing. At saka, ito, yung purpose nitong ganitong ano, yung purpose ng ganitong mga pintuan, yung nakikita nila yung labas, ayan, para na rin silang nag-view-viewing dyan. Lalo na rito, ayan, no? Kaya ganyan yung setup ko. Kahit na nandiyan sila sa loob, nakakapag-viewing sila. Nakikita nila ilabas. So, supposed to be kasi ito yung young bird section ko dapat. Tapos dito yung old bird. Eh kaso, siyempre, pagpapalit-palit na. So, yun. Tara, lipat natin yung mga young birds natin. So ayan mga kalapatids, tapos na tayong magpakain. Itong mga young birds natin, papasukin na lang natin. Tignan natin kung papasok sila dun sa ano, sa loft nila. Come on.
Mon. Ayan mga kalapatid, so far meron tayong napapasok na 5. So meron pa tayong 2 dyan. Andun yung 5 kumakain na. So pagka ganyan, medyo i-guide lang natin sila. Pero ayun nga, tulad nga na sabi ko sa live, ganyan lang, nahayaan lang natin sila. Pero yung 5 nandito na. Okay, 5 oh. Kain na sila. Pero meron pa tayong 2. Ayan.
So, ayahan lang natin sila hanggang sa maisipan nilang pumasok. O pwede rin natin silang i-guide, no? Come on. That way. Come on. So ayun mga kalapatid, yung isa medyo ginaid na natin, etong isa ayaw pang pumasok, no. So ayan yung mga young birds natin, sisilip-silip dyan, mamaya sila kakain ng marami. So at early stage, minomotivate na natin sila sa pagkain, no. Ewan ko lang kung nahagip ng camera kasi yung pwesto ng camera ko kanina parang iba eh. Ayan. So napapasok na natin sila. Meron na silang, nandiyan na sila lahat, pito. Ayan. So ganoon lang, mas madaling magturo, di ba? Kaysa yung sa lumilipad na sila. So para sa akin yung ganitong style ng pagtuturo ng mga inakay is mas madali. At early stage pa lang na mamotivate na natin silang pumasok sa loft dahil sa pagkain. Yun. At the same time, pagka nakaugalian na nila yan, is mas madali na pagka lumaki sila. So, yun lang mga kalapatids. Hanggang dito na lang. Sana nahagip natin yung kung paano ko ginaid yung mga ibon tsaka kung paano sila pumasok sa loft. Pero kung hindi man, susubukan natin ulit na mag-shoot para makita nyo kung paano sila pumasok. Siguro bukas or later in the afternoon. So yun lang mga kalapatids. Maraming salamat.